Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa simula'y may wikang salita na nga, at kaharap ng Diyos ang salita, at ang Diyos ang salita. Kaharap na nga siya ng Diyos sa simula. Sa pamamagitan niya, nayari tanang mga bagay, at kung wala siya, walang anumang nayari. Ang nayari ay buhay sa kanya, at liwanag ng mga tao ang buhay. Sa karimlan, sumisikat ang liwanag, at di ito nahadlangan ng karimlan. May taong sinugo ang Diyos, Juan ang kanyang pangalan. Dumating siya para magpatotoo tungkol sa liwanag, upang maniwala ang lahat sa pamamagitan niya. Hindi iyon ang liwanag, kundi patotoo tungkol sa liwanag. Pagkat paparating noon sa mundo ang liwanag na totoo na siyang tumatanglaw sa bawat tao. Bagamat nasa mundo siya at sa pamamagitan niya nagawa ang mundo, hindi siya kilala ng mundo. Sa sariling kanya siya pumarito at hindi siya tinanggap ng mga kanya. At naging laman ang wikang salita at itinayo ang kanyang tolda sa atin at nakita natin ang kanyang kalwalhatian. Ang kalwalhatiang mula sa Ama na bagay para sa bugtong na anak, kaya lipos siya ng kagandahang loob at katotohanan. Nagpapatotoo sa kanya si Juan at isinisigaw, "Siya ang aking tinukoy. Nagpauna na sa akin ang dumating na kasunod ko, sapagkat bago ako'y siya na. Mula sa kanyang kapuspusan nga tumanggap tayong lahat. Oo, abot-abot na kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Moises, ibinigay ang batas. Sa pamamagitan ni Jesucristo naman, dumating ang kagandahang loob at ang katotohanan. Kailan may walang sino mang nakakita sa Diyos, ang bugtong na anak lamang ang nagpahayag sa kanya. Siya ang nasa kandungan ng Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang Diyos anak na bugtong, siyang nasa kandungan ng Ama ang nagpahayag sa kanya. Hindi na sa pamamagitan ng mga propeta lamang at sa bahabahagi at sari-saring paraan, kundi sa pamamagitan na ng kanyang anak, nagsasalita sa atin ang Diyos. Walang ibang nakakita at nakapiling ang Diyos bago pa magsimula ang panahon at bago pa likhain ang daigdig maliban sa kanyang anak, wikang salita na nagkatawang tao at nakilala bilang si Jesus. 7 araw pagkatapos ng Pasko, kung kailan narinig na rin natin sa misa ang kaparehong mga talatang ito sa Ebanghelyo ni Juan, muling ipinapaalala sa atin na ang sanggol na isinilang ni Maria ay hindi lang isang dakila at kahangahangang tao, kundi anak mismo ng kataas-taasan at walang hanggang Diyos. Si Jesus ang nagpakita sa hindi nakikitang Diyos. Si Jesus ang mukha ng Diyos. Kaya balang araw, sasabihin niya kay Felipe, "Sa pagkakita sa akin ni Numan, ang Ama ang nakikita niya." Pagsasagawa, anong larawan ni Jesus ang pinakamatingkad para sa iyo? Bakit? Paano mo matutularan siya?